Sinipag na naman si Lola magpakulo ng gulay. Pananghalian at hapunan. Yan. Sinisipag na naman tayo. Yan ang pagkain ng mahihirap. Iiwas tayo sa sakit. Mahirap magkasakit, walang pera. Papakita ko sa inyo kung ano ang mga kinakain. Ngayon, isusunod ko tong ampalaya. Igisa sa kamatis at saka itlog na maalat. Itlog na maalat, sabi sa mga Taiwanese. Kaya nang yan. Yung ampalaya sa Chinese, tawag nila ay kukwa chai. Uy, so the kukwa chai. Yan, tomato. Dahon ng sibuyas. Yan ang igigisa ko ngayon. Lambutin ko lang saglit yung ampalay. Saka kung ihalo ang itlog na maalat. Saya talaga magsalita. Ngayon, lalagay ko. Alam niyo itong sinabawan kong isda, may tanglad, lutong bisaya, sinabawang isda na may kamatis, dahon sibuyas, loya, ano ba tawag nun, yung liangchong, ano ba tawag nun, sibuyas Mumbai, dahon sibuyas, yan lutong bisaya. Lagi may tanglad. Ang mahal lang ng tanglad dito. Bihira ka makabili.
Yan siya, guys. Dahil hindi ako mahilig kumain ng kanin, ay kamote. Yan ang kanin ko. So, ayan na. Yan lang ang kakainin ko. Tanghalian hanggang hapunan na yan. Kailangan magtitipid. Hindi. Pagdating sa pagkain, hindi ako nagtitipid dahil yan ang puhunan ko, katawan. Yan ang sikreto ko. At alam nyo ano pa ang pinakasikreto kainin? Prutas. Yan. Araw-araw, hindi ako pwede walang prutas. Yan lang. Kahit sa hapunan, hindi ka nakakain. Mga bandang alas 3, kakain na ako niya ng prutas. Yan siya. Dahil tuwing Lunes at Miyerkules lang ako namamalingki. Yan lalo na ang saging. Sa isang araw, dalawa ang kinakain ko niyan. Dalawa o tatlo. Ay twice a week lang ako nabili dahil sobrang mura. Ang mahal dito. Pero kailangan kainin. Yan ang papaya ko. Mga 3 days pa yan bago siya mahinog. Ito ang pinakamatindi ko. Hindi mawawala sa tanang buhay ko. Tuwing umaga bago ako mag-almusal. Yung limon na yan. Kailangan ko muna inumin yan ng isang baso. Araw-araw. Yan. Kainan na. Mag-isa ka kain.